Pangit naman yung sa simula ka lang talaga palagi magaling, sa simula ka lang talaga palagi excited, sa simula ka lang talaga palagi active, and ganun din sa pagbablog. Hindi pwedeng sa simula ka lang palagi masibag. No, hindi pwedeng sa simula ka lang palagi. What's up mga Lodi, and welcome back pala dito sa panibagong video at sa panibagong vlog. And alam nyo mga Lodi, yung pakiramdam na parang ayaw nyo mag-vlog, ayaw nyo kumilos, and ayaw nyo may gawin pagkatapos yung party, tapos ang saya-saya nyo, diba? Kasi few days ago nag-celebrate ako ng birthday ko for the 26th year of existence dito sa mundong to. And ang daming pumunta, ang daming bumisita, so maraming salamat sa kanila. And alam nyo guys, yung gabi na yun na masayang masaya kayo, tapos kinabukasan parang ang tahimik lang, parang nakakatamad gumalaw, nakakatamad kumilos, ayaw mong gumawa ng kahit na ano. Ngayon hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon sa vlog na to, pero gusto ko lang talaga mag vlog. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakagawa ng video, hanggang ngayon wala pa rin ako maisip na idea ano nga bang i-upload ko, ano nga bang i-vlog ko ngayong araw na to. Yun yung mahirap pagka nagba-vlog tayo eh, yung hindi mo alam kung ano yung i-upload mo. Sa last vlog ko kasi, pakiramdam ko kasi ang ganda nung vlog na yun, yung may narration ako doon na ginawa, travel vlogs yun. Alam niyo yung pakiramdam na pag nakagawa kayo ng ganong klaseng vlog, yung ganong klaseng video, ganong klaseng content na sobrang ganda talaga, gusto nyo yung sa susunod na video nyo is ganun din, ganun din kaganda. Yun yung nag-hold back sa akin para gumawa ng panibagong video, kasi syempre aantayin ko na naman yung kailan ba ako aalis ulit, kailan ba ako gagala. And sa panahon ngayon, sa panahon ng pandemic, mahirap mag-isip kung saan ba tayo pupunta, saan ba tayo mag-vlog, di ba? Syempre nag-iingat pa rin tayo, mahirap na magkaroon ng sakit. So kung gusto ko ganun yung next video ko, may tendency na matagalan ako mag-upload ulit. Ang gagawin ko ngayon is nagpapalibad ako ng drone mula dun sa may balcony namin. First time ko magla-launch ng drone mula sa balcony, and hindi yun advisable. No, hindi yun advisable sa kahit na sino, kahit professional man or obvious man. Basta, hindi advisable yung mag-launch ka ng drone mula dun sa may balcony. Hindi naman pala ganun kahirap ang palipad ng drone mula din sa balcony. Konting ingat lang talaga. Tapos mas maganda kung naka-open lahat ng sensor ng drone nyo, para if ever na may obstacle siyang ma-detect, hihinto siya. And yun lang muna para sa video na to. Natuwa ako sa pagpapalipad ng drone, pagpapalipad nito ni Atlas mula dun sa may balcony namin. And actually hindi yun advisable sa lahat ng mga drone pilot, no. Huwag na huwag kayo magpapalipad ng drone sa may balcony. Ako sinubukan ko lang talaga kasi medyo makulit ako. Pero ganun pa man,
sa lahat ng susubukan yun, pwede nyo naman subukan, pero pag may nangyari sa doon yung masama, labas na ako doon. Kasi lagi kong sinasabi sa inyo, hindi yun advisable sa lahat ng mga drone pilot, no? Kahit professional drone pilot ka pa, kailangan talaga magpapalipad ka ng drone dun sa may mga open area. And syempre, kailangan nyo rin basahin yung mga local laws, yung mga batas sa bansa na pagliliparan nyo. Kailangan alamin nyo rin yun kasi mamaya nagpalipad kayo ng drone, just may bansang bawal pala magpalipad ng drone. It's either makumpis kayong drone nyo, at the same time, baka magbayad pa kayo, baka mag-fine pa kayo. Kaya mas mainam talaga kung magbabasa-basa kayo ng mga batas ukol sa pagpapalipad ng drone dun sa bansa na nandun kayo. So yun lang po muna, pasensya na dahil sa napakaikling video na to, and gusto ko lang talaga gumawa ng video ngayong araw na to kasi ang tagal ko na hindi nakapag-upload, and ayoko naman na abutin ng isang buwan o dalawang linggo akong hindi nakakapag-upload. Mas gusto ko sana kung every week makakapag-upload ako, no? And yun naman talaga yung YouTube algorithm. Yun naman talaga yung gusto ni YouTube, yung lagi ka nag-upload and yung palagi kang yung active ka sa YouTube, no? Para at least yung mga naka-subscribe sa'yo mara-notify na buhay ka pa. Kaya hindi ako nakakapag-upload kasi nagbabasa-basa ako ng libro dito, and gusto ko maging klase ng tao na closer. Lahat ng mga bagay na sinusubukan, lahat ng mga bagay na sinisimulan, gusto ko tatapusin ko. Sisimulan ko siguro sa pagbabasa ng libro kasi magbabasa ako ng libro hanggang 100 page lang. Pagkatapos nun, hindi ko na tinatapos. Yun yung gusto kong baguhin. Kahit na ayaw ko ng libro, kahit na hindi ko siya gusto, gusto ko tatapusin ko siya para at least maging closer ako. Kasi pangit naman yung sa simula ka lang talaga palagi magaling, sa simula ka lang talaga palagi excited, sa simula ka lang talaga palagi active, and ganun din sa pagbablog. Hindi pwedeng sa simula ka lang palagi masibag, no? Hindi pwedeng sa simula ka lang palagi mag-upload, no? And pagdating nun, wala na. So kaya kailangan talaga mas mainam kung tatapusin natin lahat ng mga gagawin natin. Lahat ng mga sisimula natin, mas maganda tatapusin natin. So yan ang pinaka-advice ko sa inyo. So maraming salamat guys. Maraming salamat sa mga nanonood. At syempre, 1,070 subscribers na tayo. Parami na tayo ng parami. Kahit na konti pa lang yung mga subscribers ko, pero pakiramdam ko, parami na ng parami. Kaya sa mga bago, yung mga hindi pa po nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati yung notification bell, para at least updated ka sa mga videos na ipopost ko. So maraming salamat guys. Hanggang sa muli. Kita-kits sa next video. Peace out.